mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Nasa ikatlong taon na ng kolehiyo si Alvin. Kumukuha siya ng kursong business management. Sobrang hirap para sa binata ang makapasa dahil bukod sa kapusila sa pera. Hindi siya kasing galing ng iba niyang kaklase. Para sa kaniya ay mahina ang ulo niya. Sumobra na yata ako sa kamote, nai. Kahit sa test namin ay kamote ako. Biro niya sa kanyang ina habang ipinagbabalot siya ng kamote na babaunin niya sa eskwelahan. Aba, ang mahalaga, nakakapasa ka at gagraduate ka. Kahit puro palakol anak, basta may diploma ka, masaya na ako roon. Ilang maipaman ako sa iyo, sabi naman ng nanay niya. Kahit na mag-isa na lamang ang ginang na binubuhay siya ay dito kailanman nagreklamo. Ni hindi narinig ni Alvin na dumaing itong pagod na kahit panakikita niya itong gabi-gabing hinahaplos ang kumikirot na balakang. Marahil na din siguro sa magkapong pagsasaka. Bukod pa doon, ay tumatanggap din kasi ito ng labada. Kaya naman kahit napakiramdam niya ay pinagtatawanan siya ng mga kaklase dahil hindi siya matalino. Nilalakasan na lamang niya ang kanyang loob. Palagi niyang iniisip na para ito sa kaniyang ina. Hoy! Aba! Ang batang ito nakangapa. Sabi ko'y lumakad ka na. Tatanghaliin ka na. Di ba't may klase ka kamo ng alas 8? Tanong ng ginang. Ay, oo nay. Sige ho, mauna na ako. Sabi niya. Dinampot ang kamote sa plastik na magiging tanghalian niya at lumabas na sa kanilang maliit na bahay. Medyo malayo-layo rin ang lalakarin niya bago makarating sa bayan. Doon ay may tricycle ng masasakyan papunta sa State University kung saan siya nag-aaral. Sakto lang ang dating niya dahil makalipas ang ilang minuto ay dumating na rin ang pagkasungit-sungit niyang professor. Share your thought about yesterday's lesson. Sabi lang nito. Ang ilan sa mga matatalino niyang kaklase ay nagtaas na ng kamay. Habang ang iba naman at isa na siya doon ay natatakot at iniiwasan magkaroon ng eye contact sa teacher dahil baka tawagin ito. The most important lesson I've learned yesterday is the meaning of SWOT, strength, weaknesses, opportunities, and threats in a business. If someone's want to foot up a business, our marketing plan and feasibility study shall be done, sabi ni Renz. Running for cum laude ang kaklase niyang ito. Nakahanga naman si Alvin dahil sa kaklase. Sana ganun siya katalino. Siguro mas malaki ang chance niyang magtagumpay sa buhay. Ewan niya ba sa kanyang sarili? Sinusubukan naman niya pero hindi niya talaga maintindihan. Pinag-aralan niya din naman ang ibig sabihin ng SWOT. Pero ngayon nagtatanong na ang guro ay nablangko na siya. Alvin Cervantes, sabi ng teacher na namili sa listahan ng mga pangalan ng estudyante na hawak nito. Halatang di siya kilala dahil di naman siya masyadong aktibo sa recitation. Ma'am? Yes ma'am? Kinakabahang, napatayo sa upuan si Alvin. Pag minamaalas nga naman, sabi niya sa isip. If you will be a businessman, will you be pessimistic or optimistic? I mean, we should all be positive thinkers. But do you think na kailangan dalhin natin iyon hanggang sa critical decision making sa negosyo? Tanong nito sa kanya. Nanginginig na sabi ni Alvin. Sinusubukan niya namang mag-isip pero wala talagang pumapasok sa utak niya. Nakadagdag pa sa kaba niya ang mata ng mga kamag-aral na alam niyang nakatutok sa kanya ngayon. Ang iba naawa. Ang iba naman ay pinipigil ang tawa. Ang galing naman Alvin, pinatutunayan mo talagang tanga ka? Bulong niya sa sarili. Okay, why did I even expect? Kailan ka nga ba nakasagot? Sabi ng professor niya. Sinundan niyo ng tawanan ng kanyang mga kamag-aral.
Bago matapos ang klase, ay tinawag pa siya ng professor niya. Agad naman siyang lumapit sa table nito. Alam mo, I think you should consider changing your course. Baka hindi ka bagay rito. Kailangan sa business management, critical thinking, magaling mag-analyze. Alam mo na, things na hindi ko nakikita sa iyo. Why don't you try asking for Ren's help? Siyang malaki ang chance na magtagumpay sa business, sa buhay. Ikaw kasi, malabo, sabi ng babae. Sige po ma'am, salamat po, sabi niya na lang at umalis na sa lugar na iyon. Masama ang loob niya pero di siya dapat na magpatalo sa nararamdaman niya. Tuwing naiisip niyang bumigay na, ay isang bagay lang ang nagniningning sa isip niya na nagpapabalik sa kanyang determinasyon, ang mukha ng kanyang ina. Mabilis lumipas ang isang taon at nakagraduate na rin si Alvin. Nahirapan siya ang tagal bago niya natapos ang kung ano-anong presentation na required gawin bago makuha ang diploma, pero kinaya niya. Matapos ang graduation, agad na nag-apply si Alvin kinabukasan. Kinoconsider naman namin na may tinapos ka, kaya lang, due to lack of experience, malaking faktor pa yung hindi mo naipasa yung assessment ay hindi ka qualified bilang office staff, sabi ng babae nag-interview sa kanya. Hindi naman nakaimik si Alvin. Pampitong interview na kasi, nabagsak siya. Magkano na rin na nagastos niya sa pamamasahe, kakaikot, makahanap lang ng trabaho. Magpapasalamat na sana siya at aalis sa lugar na iyon na muli magsalita ang babae. However, may isang posisyon na baka gusto mong pag-isipan. Head ng facility, sabi nito. Nang mapansin ng babae na di niya masyadong naintindihan kung ano ang ginagawa noon ay nagpaliwanag ito. Para ka lang mayordoma ng mga janitor dito sa opisina, wika nito. Saglit na nag-isip si Alvin. Marangal naman ang trabaho ang inaalok sa kanya. Isa pa, umaasa ang nanay niya. Hindi niya maaaring biguin ito. Nagkakaedad na ang matanda at nais niyang tumigil na sa paglalabada ang nanay niya. Gusto niya, siya naman ang babawi ngayon. Sige miss, tatanggapin ko po. Dali-dali niyang wika. Hindi kinaiya ni Alvin ang kanyang posisyon. Kahit pa pinagtatawanan siya ng mga ibang kakilala kapag nalalaman na mga ito ang trabaho niya. Headman daw ang tawag at janitor pa rin. Nagtiyaga ang binata at nang makaipon ay nagtayo siya ng isang maliit na karinderiya. Sa tulong ng kanyang ina ay napalago nila yon at napalaki. Kalaunan ay nagkaroon siya ng 4 branches ng restaurant sa kanilang lalawigan. Isang gabi ay nagulat na lamang siya nang magring ang kanyang cellphone. Hindi kalalang numero ang tumawag. Hello? Hello? Alvin Cervantes? Si Miss Galang ito. Professor mo noong college sa business management, remember? Nakuha kasi dati mong classmate ang number mo. Malapit na kasi ang graduation ng mga magtatapos ngayong taon. At nabalita ng eskwela na isa ka na sa mga successful sa batch nyo. Kukunin ka sana naming speaker. Naiyang sabi nito sa kabilang linya. Ma'am, hindi o ako magaling sa ganyan. Si... yung cum laude? Si Renz po? Tanong niya. Mas successful ka sa kanya? Patawarin mo ako sa nasabi ko noon ha? Sabi pa nito. Hindi naman alam ng binata ang isasagot. Pero napangiti na lamang siya. Totoo naman kasing hindi pa rin siya sanay sa mga patalinuhan. Pero ngayon niya napatunayang hindi lang pala yun ang sukatan kung paano magtatagumpay ang isang tao. Sipag lamang, tiyaga, pananalig sa Diyos at determinasyon ang kailangan. Samantala, dumating na nga ang araw ng graduation ng mga estudyante. At siya ang nagsalita at nagbigay na nakaka-inspired na karanasan ng pagiging matagumpay niya na negosyante. Lahat ay natuwa sa kanyang speech at ang iba naman ay napaluwa dahil sa mga aral na kanyang iniwan sa mga magsisipagtapos. Totoo nga na hindi sukatan ang mataas na grado upang maging successful tayo sa buhay. Sipag, tiyaga, diskarte at determinasyon ay sapat na. At ang pinaka-importante sa lahat, huwag kakalimutan na manalangin sa ating amang lumikha. Kayo, anong masasabi niyo po sa kwento natin ngayon at kung anong aral po ang natutunan niyo? Maaari niyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa?
So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.